Usap-usapan ngayon ang pagbibigay komento ni Lolit Solis sa kanyang social media account ng isang pasabog patungkol sa kilalang artista at vlogger na si Ivana Alawi. Nadamay din sa kanyang pahayag si Marjorie Barreto na noong kamakailan ay umamin sa publiko na siya ay isang kabit. Hindi naman binanggit ni Lolit kung sino ang politician na may asawa na karelasyon di umano ng dalagang aktres. Ito ang kanyang buong pahayag. Isa ako sa mga nagtatakasalve kay Ivana Alawi. Balitang ang laki ng namana sa Turkish or Moroccan father niya. Ang ganda at ang bata sa edad na 21, pantasya ng bayan at dahil bagong talent ng ABS Star Magic. Mukhang maganda ang future sa showbiz. Ano ang pinagtataka ko? Iyon ang hush-hush na matagal na daw siyang karelasyon ng isang actor-politician na may asawa ding artista. Bakit magkakaroon ng relasyon si Ivana sa isang married man na mas matanda sa kanya? Sa dami nang nagpapantasya sa kanya at sa laki ng namana niya sa father niyang namatay. Anong nagustuhan niya sa isang old married man? Well, ito siguro ang magic ng love. Ito siguro ang hindi kaya ibigay ng mas batang lalaki kay Ivana. Ito siguro yun sinasabi ni Marjorie Barreto na it was not for the money, na feeling niya for Mayor Echeverri. Ito siguro yung tunay na feeling of love for someone. People think it's not worth your time, pero pinili mo pa rin. Bongga ka Ivana, type ko yan. Ipaglaban mo yung feeling mo. Wow talaga. Hashtag Classic Lolita. Ito naman ang siyang naging reaksyon ng mga netizens dito. Not about Ivana, but the last sentence is so stupid. Ipaglaban ang pagiging kabit? Talaga po? If it's about Dan Fernando, I don't think Ivana will make patol. Hindi po siya naghihikahos. Nanay Lolit, typical chismosa talaga. So, mayaman din pala si Marjorie gaya ni Ivana. Natawa ko dun, it was not for the money. Kagaling pala. Na-interview na siya sa GGV. Sabi niya single siya, no BF at all. Ba't ang dami niyong issue sa mga artista ng ABS-CBN? Inaano po kayo? It's very wrong, kahit sa ang angulo man ay Lolit Solis, aside from the fact na mortal sin, lalo pat hindi pa divorce or annulled at nagsasama pa. For me, if we tingnan ng annulment at di na magsasama, pero wrong pa rin. Respeto naman sa kapwa babae mo at sa mga anak. Baka bumalik sa'yo yan. God is counting the tears of a married woman. Inay Lolit, di daw totoo yon, di rin feel niya yung guy na jojowain. Barkada lang talaga daw sabi niya sa mga interviews niya. I don't think so, Nay. Kung ganyan ka ba kaganda at kasexy at mapera, di ka na siguro maghahanap ng lalaking may asawa. Tsaka kung totoo man yan, bakit pa siya magtrabaho? Di sarap na ng buhay niya. And I don't think napapayag yung guy na mag-post siya ng sexy pics. Magsiselos yung lalaki. Kaya tingin ko single siya at wala pa sa planong mag-asawa. Ang opinion at advice mo, parang confirm mo na na may karelasyon nga si Ivana. Dininay na po niya yan sa TWBA. Di siya papatol doon dahil matanda na at sinabi din niya na di siya pumapasok sa taong may relasyon. I believe her. Kayo mga ka-showbiz peeps, ano masasabi niyo sa issue na ito? Just comment below.